sabi sa akin, "Sir, gusto niyo ba kumita ng pera?" Of course. Sabi ko, "Gusto kumita ng pera. Sir, sama ka sa akin." Since tuwang-tuwa siya naging bayad, tuwang-tuwa ako sumagot. "Ha? Sige, sama ko sa'yo. Sa kita, may kita pala dyan. Pero bago ko sumama, matanong ko lang, magandang kinikita mo ngayon." Di ba? Ikaw tuwa siya eh. Ano ba sabi ko? "Kasi grabe, power! Kinikita, wala pa." First reason ko, kaya ayaw ko sumama, yung tao naging bayad sa akin, walang result. To see, to believe. Second, yung tao naging bayad sa akin, yung staff ko sa hotel. Ang dati kong trabaho, dati akong boss, isang 5-star hotel sa Ross Boulevard. Hyatt Hotel. Familiar? So front office. Boss ako, ang naging bayad sa akin, desk clerk ko. Paano ka sama? Papaniwala, ako yung boss niya. Pero nagtaka ako, ang kulit niya, gano'ng kulit, 2 linggo. Iniimbitahan ako, parang anino, kung nasaan ako nandun, sir. 2 weeks, inaasar ko na kalisan. Sabi ko, layuan mo ako, masamang espiritu. Inaasar ko na. Pero gulat ako, kahit pang-aasar ko sa kanya, ayaw ko lubayan. Kapag dumarating yan, tumatakbo na ako. Imagine, oh, boss ako, tatakbo ako. Kasi nga, ayaw ko lang kinukulit ako. Tama ba yan? Eto nangyari. One day, dumating, sasar ko, bahala ka nga dyan sa front desk, dun ako sa office ko, iniwanan ko siya. Abandindi, ha? Nasa office ako, nag-computer. Bigla nag-ring yung phone ko eh. Kring, orman, good morning, ha? Hi, hotel, how can I help you? Sir, mamaya, ha? Papansin mo kulit? Sis mo kulit? Lapas ako sa counter, inaway ko siya. Alam mo, sabi ko, bro, ito lang, ginugulo mo trabaho natin, istorbo mo ginagawa mo, mali na yan. Tama? Sis mo kulit siya, sir, ang gulo mo kausap, sabi sa akin. Ako may magulong kausap. Tingnan mo lang isang beses. Ibig sabihin yan, tingnan ko lang isang beses yung agreement namin at lulubayan niya ako. So pinagbigyan ko, tama? So pinagbigyan ko, grabe. Umuho ako Friday. Tapos Saturday, yung seminar. Nagpalaig pa ako para makancel. Kasi minsan, kapag napauho ka, parang nabigla, ba't ako napauho? Diba? Gusto bawiin. So nagpalaig ako. Kahit late na late na ako, bro, bro, late na tayo. Sabi na ko lang nga. Eh, pase pa tayo sa hotel natin, ang seminar pa na, sa Ortigas pa. Sir, okay lang, kahit late tayo, dyan ang taxi sa labas. Lakon, Diyos, may taxi na, di ba? Pagdating sa seminar room, eto ba din this? Pagdating sa seminar room, grabe! Ang dating timutawad to, ganyan karami. Tapos sa seminar, nag-umpisa na yung mga tao, masayang-masaya. Nagisigawan, power! Grabe! Nangyari na! Anong kulto to? Ang first experience ko, na-culture shock ako. Why? Hindi ko ma-imagine, di ba? Power, grabe. Mga bayaran to, ang babadoy. Ang matindi pa, eto, nakatasok ako, grabe! Ipayaman kami! Ipayaman gumaganon, para may mga ano, nasasapian, di ba? Payaman daw. Sabi ko, ano ba naman to, corny? Guys, itong si Sunny, ay ako in-introduce. Malamang napasin rin, palakpak, may tumatayo pa, tama? Kung first-timer ka, maku-culture shock eh. Imagine mo, ba't ako na-culture shock? Hotel, 12 years. Ano ang scenario sa hotel? Naka-Amerikana. Naka-necktie. Nasa front desk. Good morning, sir. Want to check in? Can I have your passport, please? Iba ka na kung mag-isip? Imagine mo, good morning, sir. May mga pangarap ba kayo? 1 million. 2 million. Hindi ko ma-imagine. Relate. Malamang iba sa inyo, pagpalakpak pala, hindi ka makarelate eh. Nababadoyan kayo. Professional ka eh. Guys, ito na sa akin lang. Sa mga professional, okay lang yan. Alam nyo bakit ako nag-join, na-challenge? Wala akong maintindihan sa seminar. Pag first-timer kayo, wala kayong maintindihan. Kasi minsan inaabang mo lang kung kailan makatapos magsalita ang speaker. Kore-kore. Especially kung binagbigyan mo ang sponsor mo. Ito nangyari. Ang sabi ng speaker, di ba yung mga tao palakpak-palakpak eh? Magulat kayo eh. Konti lang ang sabihin ng speaker, yung mga tao palakpak ng palakpak. Ang lakas ng palakpak! Napasin nyo din? Konti na sabihin ko bro, napalakpak kayo? See? Ang point ko, siyempre bilang isang professional, obserbahan mo eh. Napalakpak din ako. Bilang pakikasama, yun nga lang palakpak ganito. Tagal naman ito.
nakatingin ako sa relo ko. Hindi ako interesado. Inaabangan ko kailang matapos sa seminar. At ang sinabi ng speaker, mga kaibigan, thank you for coming. Tapos na po ang seminar. Bigla ko tumayo, pare! Tapos na rin. Tumantuan ako lumalabas. At bago ko lumabas, sabi ng speaker, hindi lang po. Bago kayo umuwi, mayroon ko tao na tawagin. May tinawag pa. Kasi nagkukwento siya ng mga success stories. Marketing plan. Maraming tao yung mayaman. Kailangan may patutuwa. Yung tinawag, high school graduate, security guard na 7, dating security guard na 7-11. Sabi ko, pati ba naman secure sinasama dito? Nagsalita, nasa stage. Alam yung tsura? Naka-t-shirt, naka-maong, naka-rubber shoes. Ang hina ng boses. Alam mo sabi, morning. Ano ba gumaganon? Good morning. Ako po sa ganito, high school graduate. Pati si security guard, pero kumikita na po ako ng 80 to 100,000 pesos per month. 80 to 100,000 pesos per month. Sabi ko, scripted to. Kalokohan niya. Eh, makulit ako. After niya mag-talk, pinuntahan ko, brad, talaga ba security guard ka? Eh, pumatol. Nilabas lumang ID. Agila, security agency. Yung picture, yung pangalan doon. Nandun na yung pangalan. Picture ng tunti ka mukha din. Ang itim din. Ano mo, gano'ng itim, bro? Yung picture parang tambar. Sabi ko, magkano kinikita mo? Yan, magkano kinikita mo? Inilabas, sariwa-sariwa check, 120,000 pesos. Yan ang kinikita mo? Per month? Alam mo sabi sa akin? With humility. Sir, bumaba nga. Bumaba pa! Gusto ko siyang saksakin. Why? Nakaka-insulto yun eh. Sir, manager. Pero narealize ko, walang money, puro jer. Marami sa atin maganda mga posisyon sa mga kumpanya, pero wala kang resulta. Can you imagine myself, 16 years ago, sa hotel, matangkad, naka-amerikana, naka-necktie, naka-amerikana, matangkad, matipuno, matikas. Magandang lalaki. 16 years ago. Alam mo kung ano kung malapak, hindi hihirap ka. Tawag kong yabang, diba? Ano point ko? No offense, man. Gano'n ka yabang? Tama? Ang ganda ng postura ko, ang ganda ng dating ko, pero walang datong. Ladies and gentlemen, eye-opener sa akin yon. What comes to my mind? Ang sabi ko, kung hindi ko ba alam yung seminar na yan, first-timer ako. Pag first-timer ka, hindi mo ito kayang intindihin sa lahat, ng lahat. Tama? Basta what comes to my mind, kung nagawa ng taong to, kung ano man yan, alam ko kaya ko gawin yan. Guys, good news. Kung nagawa namin, kung nagawa nila, ang iba sa inyo, kahit first-timers, believe me, kaya-kaya nyo maging umaman. I joined bilang sa networker because of challenge. Doon ako nag-umpisa. Tama-tama. Pero nahirapan ako nag-umpisa. Walang maniwala sa akin eh. After 2 months, I resigned from my job. Tama? Invite dito, invite doon. OPP dito, OPP doon. Grabe. Wala sumasama. Ang hirap pala. Tama? Kasi kulang pa analysis ko eh. Ano sabi sa akin speed ng apply ko? Sir, kung gusto mo maging successful, may sistema to eh. Ano sistema? Kailangan, lahat ang sasabihin ko, sundin mo. Isa sa pinakamerap gawin, ang sumunod. Kasi nga, ako po'y sanay na mag-uutos sa profession ko. Correct? Magaling ang sponsor ko eh. Alam mo sabi niya, sir, kung pag-usapan ng hotel, lahat ang sabihin mo, susundin ko kasi alam mo yan. Meron kang authority dyan. Pero kung gusto maging successful bilang isang networker, sir, wala kang choice. Ladies and gentlemen, gusto nyo maging successful sa global? Yes! Wala kayong choice. Kundi sundin ang sinasabi namin. Kung gusto mo lang matuto. Yes. Meron isang kwento, bagong-bago to. Oo, sa mga bago to. Sa mga lumang, wala akong pakalam sa inyo. Meron isang boatman, tsaka sa professor. Sabi ng boatman, professor, Mr. Boatman, pakihatid mo ako sa kabilang ilog. Siyempre, mayroong pasahero yung boat. Mantuwan-tuwa. Yes, sir. Sakin na po kayo. Tuwan-tuwa yung boat. Tuwan-tuwa. Saguan. Habang sumasaguan siya, sabi ni professor, Mr. Boatman, magaling ka ba sa English? Bilang nagtanong. Alam mo sabi ng boatman, ha? English ako, sir. Mahina po ako dyan.
Grade 3 lang po ang tapos ko. Alam mo, sabi ng professor, ah, ganun ba? Alam mo, dahil dyan, you will lose 1/4 of your life. Sabi ng board, grabe naman ito. May nasa English, 1/4 ng buhay ko, wala. Sagwan. Habang sumasagwan siya, sabi ng professor, Mr. Boardman, magaling ka ba sa math? Naku, sir, mas mahina po ako dyan. Ha, ganun? Alam mo, dahil dyan, you will lose another 1/4 of your life. 1/4 plus 1/4, ilan? 1/2. Sabi ng boatman, alam din ang buhay ko, wala na agad. Habang sumasagwan siya, sagwan. Sabi ng professor, Mr. Boatman, sa science, magaling ka? Ako, sir, mas mahina po ako sa science. Alam mo, sabi ng professor, ay, ganun, alam mo, dahil dyan, you will lose another 1/4 of your life. 1/2 plus 1/4, ilan? Ang sabi ng boatman, konti na lang. Ubus na ang buhay ko. At tapos sumasagwan siya, sagwan. Bigla niyang ininom ang bangka. Pagdaw ng bangka, ang sabi ng profesor, alam mo, sabi ng boatman, pa-floating lang, oh. Sabi siya, hey! Mr. Professor! Do you know how to swim? Ang sabi ng professor, hindi! Ganun ba? So you will lose 100% of your life! We respect your profession. Sa mga professional, mayayaman, negosyante, okay lang yan. We respect that. In global, gusto maging successful, kami ang pakinggan ko. Attitude, importante. Mag-humble down kayo. Just have an open mind. Kapag ginawa mo yung global, ang first mindsetting mo, estudyante ka. Ang estudyante nag-aaral, correct? Yes. Ang isang estudyante, nahikinig, nagtitake na ng notes. Ulitin ko, every time in a seminar, hindi mo kaya intindihin natin sinasabi speaker. Iba yung merong notes. Yung notes na yan, buksan mo sa bahay mo. Habang nabuksan niya yan, magugulat ka. Nakikita mo para kung ginagawa. I-video mo. I-record mo, okay lang. Tama ba yun? Kapag sa bagay, lagi mo nakikita at narinig. Kaya nyo memoryahin ito. Tama ba yun? Have a good learning and listening attitude. Learn the business. Attend OPP, Opportunity Plan Presentation. Kailangan alam nyo mga produkto, attend demo, at NDO, New Distributors Orientation. Meron pa tayong bonus na ASAP. Ito yung mga basic na mga seminar na dapat ninyong alam. Hindi pwedeng hindi mo ito alam. Kasi negosyo mo ito eh. Kapag nagtayo ka ng negosyo, ng barbershop, kailangan inaaral mo magupit. Kapag nagtayo ka ng isang restaurant, kailangan matutok magluto. Correct. Ang global, negosyo mo eh. Kaya kailangan, alam mo, negosyo mo. Learn the business. Ang sabi natin, 5 times 6, hindi na. Attend ka ng attend ng attend. Ay ba sa inyo, nagalingan sa mga speaker? Siguro nga, ang speaker magaling. Saan? Sa pangopya. Anong mali ko dito? Taga-hotel ako eh. Ang lumalabas sa bibig ko, kinopya ko lang. Tama? Maliban lang doon sa aking mga personal na testimony. Ang isang bagay, kapag lagi mo nakikita at narinig, madaling kopyahin. Ang isang kanta, kapag first time mo narinig, hindi mo kaya kantahin. Pero pag lagi mo narinig sa radyo, napalo sa TV, first note pa lang, ting! Alam mo ang kanta, alam mo ang tono, alam mo ang lyrics, at kaya mo sabayan. At magugulat kayo, kapag minsan, may kausap ka, kapag umati ka lagi sa global, sa mga seminars, kapag may kausap ka, eto ang mahilig mo sa kanila. Grabe ka, partner ah. Ang galing yung magsalita ngayon ah. Ang sabi sa'yo, ang galing yung magsalita. Why? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas sa bibig mo, yung mga nahilig mo sa amin. Tama? At ito, mapapasin nyo. Kapag hindi yung global ang topic, kapag hindi pangarap ang pinag-uusapan, tinatamad kayo mga pagkwentuhan. Yes! Tama pa sinyo? Yes! Kasi feeling mo, nasa yung oras. Kapag ikaw ay naging nasa global, natututo kayong i-value ang time ninyo. Puro in global, mga dreams, mga tulong, gumaling, mam-rospect, yun lagi ang lingwahe nyo.
Yun nga lang, ang problema ng ibang distributor, madali silang mainip eh. My setting. Huwag kang mainip. 6 years ka elementary. High school, 4 years. College, 4 to 5 years. 14 to 15 years ka nag-aral. Ilang milyon, daang libo ang hinastos mo. Nung matapos ka sa pag-aaral, magkano sweldo mo? Hindi 20 mil. Malamang 8 mil lang ang neto mo. See? Ang tagal mo nag-aaral, ilang taon mo bago mabawi yung pinampay sa mga tuition fee mo. Huwag kang mainip. Kapag estudyante ka, ang dahil mong subject, accountancy na tapos ko, may accounting 1, accounting 2, accounting 3, meron advanced accounting. Tama? Pag nagtrabaho, magkano sweldo? Guys, good news in global, hindi mo ito aaralin ng 14 to 15 years. 1 month, 2 months, everyday, madali ito makabisado. Kasi ang subject mo, 4 lang. OPP demo, hindi o ASAP. Walang OPP 1, walang OPP 2, walang advanced OPP, basta OPP. Ang income, 34,000 a day. Yeah! Sabihin, ang number one kuha nito, 80% yung oras na kukuha dyan at mag-humble down ka. Makinig ka. Open your mind. Kapag na-check ang attitude mo, okay na ba? Hindi pa. Malayo pa tayo. Pagpapasin nyo, it is a process. After attitude, tapos na ba? Hindi pa. Ang next mong gagawin, kailangan maniwala naman kayo. Kung ang iyong attitude is 85%, ang belief mo, hindi 85, hindi na nga 99 eh. Correct. Very good. Kailangan 100%. Everybody say 100% belief. 100% belief. Ilagay mo sa isip mo yan. 100% belief. Why? Ang belief, parang balloon. Ang balloon, kapag natusok yan ng kahit maliit na bagay, it will burst, sasabog. Imagine mo, laki. Isa lang maturo sa bagay, sasabog to. Itong balloon to, ang nag-represent ng belief mo. Mahaluan ka lang kahit konting duda. Tapos ito. Kaya dito, the moment pumasok sa global, 100% na inuwala kahiyaman ka. Walang duda, kahit konti. Yes! Yes or yes? Kapag sinabi mo, alam mo sa tingin ko, parang hindi ko kaya global. Tingin ko parang hindi ko magiging successful sa global. Sabihin mo yun, ngayon pa lang, congratulations na. Hindi ka magiging successful. Kasi sinabi mo na eh. Kung ano sinasabi, kung ano iniisip, ikinikilos ng katawan. At ang result, sumusunod. Yes or yes? Yes. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig ninyo. Kasi may power ang word. Yes or yes? Yes. Everybody touch your head. Everybody touch your head. See? May power ang word. Ang sinasabi, kinikilos. Hindi nyo yan, kaya always think, always say positive things for you to create positive result. Mamaya, pag-uwi nyo with feelings. Pag-uwi nyo, pasok ka sa kwarto mo. Kung may kwarto ka lang. Kung wala, sa bahay nyo. Humarap ka sa salamin with feelings at kausapin mo sa salamin. Kailangan pagtingin sa salamin. Kailangan na makita mo ikaw. Pag hindi ka tuwag, buka na. Anyway, asagin mo sa salamin with feelings. Sabihin mo, inhale, exhale. Grabe ka. Ang pangit ko. Ang pangit ko. Sabihin mo yon. Ang feeling nyo nga, pangit ka. Because you condition yourself na pangit ka. At kapag feeling mo pangit ka, hindi ka confident. Ang pangit mo eh. Pag may prospect, yung prospect, lalapit ako, ayun, pangit ko ngayon eh. Correct? Pati salita. Kaya ako, pag may abangan sa sarili mo, ikaw naman yun eh. Ako po si Arne Limpin. Pag may salamin, kahit saan lugar, binabrihan ko yun. Oops, ako yun ah. Grabe ka, men. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo talaga. Gwapo. Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo, ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At kapag feeling ko, gwapo ako, confident ako. Sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita, kahit ako'y bulol, mabilis magsalita,
Piling ko, gwapo ako. Eh, nagkataon. Gwapo talaga. Sige, ito na. Ako na wala. Masukuro ako. Tawag na, pa-apa tayo mga di ba? Kasi ito yan. You have to believe. Ako po yung nasanay, every time we conduct this training, gusto ko ang tao may participation. Pag ako inantanong sa inyo lahat, if you believe in yourself, ang sagot mo, yes, I believe. With full conviction, halos magpuputo ka ng ugat mo sa utak. Sample na, do you believe in yourself? Yes! Yeah! Kailangan feel na pain, marinig sa mga kumpanya, do you believe in yourself? Yes! Yeah! See? The more mo sisigaw, iba ang paramdam. E iba sa inyo, yeah! Iba sigaw lang yung magawa. Ako may yaman yan. Yes, I believe. Hiya ka ba? Yes, I believe. Huwag ka mahiya. Last, do you believe in yourself? Yes! Yeah! Guys, habang sinisigaw mo yan, mag-iiba ang pakiramdam nyo. Bakit nila maniwala ka? Wala aksidente. There's always reason for everything. Siksikan ng mga tao dito. Ang presentation ko may halong kwento. Minsan tulog na katatawa para maging masaya lang. Tama? Pero this business is very, very serious business. Tama? Imagine mo lahat ng tao dito, hindi ututo yan. Kaya dito yan kasi niniwala kaya yaman ka, pangatawanan mo na niniwala ka. Hindi aksidente yan. Sabi ko sa sarili ko, eh ako naman, kaya nandito lang eh. Aksidente lang talaga kasi ako na sponsor ko. Kahit mo ko na sponsor mo, kahit pinagbigyan mo sponsor mo, there's always a purpose. May reason on everything. Correct? Yes. Do you believe in God? Yes. Do you pray? Yes. Yes, you always pray. Every time, lalo na pag ang buhay mo crisis. Lord, give me opportunity, Lord. Walang pira, Lord. We always pray. Kasi God, hindi mababa sa langit para buto ka ng pera. Si God gumagawa ng paraan para mga prayers mo ay masagot. Eh wala ko, malamang isa sa mga sagot ninyo sa prayers, malamang ito. Why? Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maging prosperous to tayo at bigyan ng pag-asa. Iniwala ko ang E-Global, isa sa mga sagot sa ating mga panahon. Amen? Ang power? Guys, respetuhan tayo ng religion. Respetuhan tayo. May purpose natin ito. Hindi yung mapapunta ang pamo dito sa lugar ito kung walang dahilan. Tama? So ngayon, niniwala ka na. Yes, may Diyos. Yes. Other than that, you have to believe in the company. Believe in God. Believe in the company. Ang AIM Global po, running 9 years na ngayon. We created more than 1,000 distributors already. Ordinary mga distributors. Ang mga may-ari, Sir John Aspirin, Sir Francis Miguel, Dr. Ed Cabantog, mga networkers po. Meaning, alam nila ang negosyo. Tama? Crucial yung first 5 years mo sa network. Kapag hindi na-release po yung 5 years, mahirapan ka. Mag-anayin sa tayo. Build the company. Ano pa? Meron tayong training team. Georgine Gonzalez, napakagaling speaker. Motivator trainer. June Espinosa, matinding tao rin. Meron tayong marketing team. May speakers bureau tayo. Meron tayong life coach, Pastor John Guy. Meron tayong Alive Foundation sa pamuna, founder natin, ang ating First Lady, Dr. Connie Cabantog. Part ng ating sales, nasa Alive Foundation. Pag may mga kababayan tayong susunugan na bagyo, nalilindol, nababaha, tumutulong ang AIM Global. Balansi ang AIM Global. Maganda na maganda. Napakaganda! Before, ang mga Pilipino, tayo po ay mga downlines sa ibang bansa. Ngayon po, iba-ibang countries nagkapadownline sa atin. Iba-ibang mga countries nagkapadownline, nag-open ng mga business center offices. Iba-ibang mga bansa. Ganun katindi ang AIM Global. Guys, malapit na po ang inauguration ng ating building. Break, ano tawag doon? Groundbreaking. Tama? Abangan ninyo. Yung mga surprise na kumanya sa inyo. Gano'ng ka-stable ang company. Eh, huwag ka naman pahuli pa. You have to believe in the products. Do you believe in the products? Yes! Ang kumpanya, ang isa sa mga stability, kumpanya, marketing plan, and the products. Kailangan produkto, consumable, kailangan mayroong repeat order. Hindi ka mabubuhay sa pagre-recruit lang. Kailangan may produkto at kailangan epektibo. You have to use our products. You have to believe in your upline. Sino si upline? Sponsor nyo. Ako nag-invite sa'yo. Look at me, people. Sa mga uplines nyo, kayong downlines, huwag mo sabihin, o upline ha, pinagbigyan na kita. Guys, hindi yung pinagbigyan na si upline. Ang pinagbigyan ninyo ay ang inyong mga sarili. Yes. Alam niyo ba yun? Yes. Sa dinami dami,
sinabi kami ng mga tao dapat imbitahin, ikaw na pili. Ang swerte mo naman. Nag-aksaya ng load, ng oras, ng effort, yung sponsor mo para ka makontak. Kasi sponsor niyo, gusto niyo magbago ang buhay niya. Gusto niyo gumanda ang buhay niya. Inimbitahan kayo kasi gusto rin po ng sponsor niyo na magbago at gumanda ang mga buhay. So you have to respect, you have to believe, you have to trust, and you have to follow your upline. We say, trust your upline. Believe in your upline. Follow your upline. Copy your upline. Okay, follow your upline kung dapat siya sundin. Always ask intelligent question. Sabi ni speaker, sundin siya upline eh. Ano ba sabi ng upline mo? Ang sabi niya, may grupo daw doon, sulutin ko. Ang sabi ni upline, baksa ko daw presyo. Guys, ang mga bagay na dapat mo sundin lang, yung mga tamang itinuturo ni upline. Ano yung tama? Based sa company policy. Kaya nga ask intelligent question, di ba? Kung alam niyo naman mali, ba't mo susundin? Tama ba yun? So it's also your responsibility to check our correct, yung ating rules, company policy. Are you with me? Yes! Tama, respect si upline. Believe in your upline. At huwag mo sabihin, alam mo si upline, walang kwenta, walang may turo sa akin. Guys, kung ang upline niyo magaling at supportive, bonus lang yan. Tama? Kung si upline niyo bago, do not expect anything kung upline mo yung bago. Walang tuturo sa inyo yan kasi nag-umpisa pa lang yan. Go to your next upline. Go to your next, hanapin yung mga upline na pwede sumuporta sa inyo. At marami akong distributor na kilala, walang direct na turo o guide ni upline. Pero naging successful pa rin. Why? Enough na po yung mga trainings na binibigyan namin sa inyo para matuto ka. First topic ko, learn the business. Always remember that in global, this is your own business. Hindi si upline na magpapayaman sa'yo. Hindi si upline na magpo-prospect sa'yo o mag-prospect para sa'yo. Hindi si upline na mag-present lagi sa mga downline ninyo, kundi kayo rin. Kaya nga, learn the business. Are you with me? Yes! Upline, look at me. Si downline, kumukuha ng strength sa inyo. Huwag na huwag kayo magpapakita ng sign of weaknesses. Kahinaan sa downline ninyo. Tama? Lagi kang positibo. Pag may problema ka, huwag kang baba sa downline. Ibababa mo sa downline yung excitement level mo, yung bagong knowledge mo, yung gigil mo, yung isi-share mo sa nila. When you're down, you go up. And when you're up, you go down. Share your knowledge to your prospects, your downlines. Are you with me? Yes! Correct? Yes! Mga downline power! Payaman tayo mga downline power! Kahit putlang-putla ka sa gutong power! Maliwala ko ba yan? Yes! Pag meron bang upline, meron bang downline? Yes! Sino si downline? Yeah. Lahat kayo downline. Ang downline, inimbitahan, hindi para pagpirahan. Buti marami kayo ngayon dito. Ulitin ko ha. Kung bagito ka, ang tingin mo sa downline mo, 500. Uy, 500 to. Uy, pang 1.5 ko yan. Normal yan sa umpisa. Kaya nga may NDO eh, para inimind kayo. In global, this is a helping business. Huwag puro pera-pera kay downline. Pag downline. May nagpayin naman sa'yo. Pain? Wala pa nga. Upline eh. Wala pa. Kamote ka talaga. Ha? Wala ka mukhang big, kundi pain. Normal yun. Pero kailangan i-motivate ko sa downline mo. Nag-reject na nga yung downline mo. Na-injan na nga. Hinahanap mo pa ng pain. Tama? Motivate your downlines. Guide your downlines. Train your downlines. But ladies and gentlemen, how can you train? How can you motivate? How can you guide your downline? Kung wala kayong alam. Tama? Yung ginagawa nyo ngayon, kahit nakatayo ka dyan, nakaupo ka dito, nire-video mo, nire-record mo, ito yung mga puhunan nyo pang turo sa downline. Tama ba yun? Always encourage your downline, motivate them. Kapag lumalapit, downline, o ano yung upline? Upline, or downline? Power upline! Lima ang inimbitahan ko, talaga? Ano nangyari? Grabe! Hindi tumama! Ha? Ikaw naman, upline, ano? Lima ang inimbitahan mo? Hindi sumama? Ako nga alim eh. Hindi rin sumama. Ang hirap. Bakit kaya tayo doon? Kumakit pa. Ano point ko? Always encourage your downline. Okay lang yan. Lima? Hindi sumama? Okay lang yan. Ano sagot?
Okay lang yan kung ginawa mo yung best mo. Yes. Hindi pwedeng okay lang yan. Minsan, you have to check. Pwede sumama. Baka mali pag-imbita mo. You have to learn to adjust. Tama? Mas importante, okay lang yan. 10, okay lang yan. Kung 20 inimbitahan nyo, hindi sumama, ano sagot? Okay. O, si mahina na, okay lang yan. Okay. Kung 50, hindi sumama, okay lang yan. Talaga, oo, okay lang. Naalala mo before, inimbitahan kita. Di ba, di ka rin sumasama? Kinakarma ka na. Huwag sabihin yun. Are you with me? Yes! Kahit 50 inimbitahan mo, hindi sumama, okay lang yan. Ang hindi okay, in-invite mo 50. Ang umalis, 51. Kasama ka na. Mawala sila lahat, okay lang, huwag ka lang. Kasi hindi pa deserve at yung tao nandyan lang, hinihintay lang kayo. Yes! You want to learn? Okay, look at this. Up and down line. Aim Global, this is a relationship business. Paulit na? Relationship business. Masarap magtrabaho kapag maganda ang relasyon sa isa't isa. Yes! Kailangan may respeto. Imagine mo, wala kwenta ang pera kung ganit na ganit ka sa downline mo sa upline mo. Dito yung nakikita kayo, nagingit-git ka. Hindi mapis lang yung resulta mo eh. Magaling kung makikita ka na, masaya ka pa. At wala kang tao na tapakan at hindi ka tinatapakan. Siyempre, lahat ng tao iba-iba ang ugali. So, ngayon pa lang, kapag na-feel nyo na meron kang hindi pinagkakaintindihan, pag-usapan nyo kaagad. Believe me, huwag yung papalaki ng issue. Mahirap kang gawin, ano to, maayos kapag lumaki ng issue. Tama? Be a professional networker. Hindi lang pera ang pag-uusapan dito kasi wala kayong choice. Money, result will always follow. Kahit anong gawin nyo, may pera, may resulta sa yung global. Masarap na yung kumikita ka na, nag-enjoy ka pa, at the same time, gusto mo yung upline mo at gusto mo yung downline mo. Yes. Even your cross time, maganda ang relasyon. Yes? And last, you have to believe in yourself. Huwag kayong maiinggit sa taong magaling magsalita. Sa taong matalino, sa taong gwapo, sa taong mayaman. May alam kami, hindi mo alam. Pero lagi mo isang isipin, may alam kayo na hindi namin alam. Kaya nga lahat ang tao unique. Ilan ang ating population sa Pilipinas? Almost 100 million. Sa Pilipinas pa lang, 100 million na. Ni isa walang kaparehong thumb mark. E pa paano buong mundo? See? Ibig sabihin, lahat ang tao ay unique. You have to believe in yourself. Because you are a champion. Do you agree? Yes! Malamalisyoso. Champion tayo lahat. Ilang million tayo si Emilia? Sperm. Nagunaunahan. Paglabas na paglabas pa lang, nakikipagbalyahan ka na. Pang-pang-pang-pang-tatatiri. Imagine mo yun? Ang dami yung si Emilia, binabangga-bangga mo. Tantantin. Makipasok na. Ikaw ang nauna. Nabuo. Ang kaya mong kalaban. Kung doon pala, milyon-milyon, ang kalaban ikaw nauna, di ba champion ka na? Yes! At kung champion kayo, you deserve a good life. Yes! Kung wala kayo, magaling kayo. Kapag kayo'y pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Okay. Tayo gumagawa ng ating buhay. Kung bakit may mahirap, bakit mayaman, sila po may lilon. Do you agree? Yes! O, hindi mo kailangan sisihin ang environment mo, kung saan ka nakatira, kung sino magulang mo, kung saan school ka, nag-aral. Kasi kahit sino tao tumira sa mga squatter, hindi maganda eskwelahan, may mayaman din eh. Tama? Yes. Iba naman dyan, ang ganda ng eskwelahan. Mayaman ang mga magulang, pero hindi maganda kinalabasan. Tayo gumagawa natin buhay. Ang tao, pag tinanong mo, Brad, ba't ka mayaman? Alam mo sa kutsayo? Kaya ako mayaman kasi lolo ko at lola ko mayaman. Yung parents ko mayaman, kaya ako mayaman. Yung mahirap, ba't ka mahirap? Ako ba't mahirap? Yung lolo ko, lola ko mahirap. Yung nanay tatay ko, nuknukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Tama? Third, yung mahirap, ba't ka mahirap? Ba't ako mahirap? Kasi yung tatay ko mahirap. Yung nanay ko mahirap. Yung lolo at lola ko mahirap. Kaya ako mayaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw ko ma-experience yung kahirapan ng mga magulang ko at kahirapan ng lolo ko. Guys,
deserve nyo gawandang buhay because you are a champion. Huwag nyo bigyan ng limitasyon ang inyong mga sarili. Magaling kayo. Say what's up to you, partner? Partner! Magaling ka. Magaling ka. Pero mas magaling ako. O, palapahan ako, payaman. You learning? Yes! Ang tawag dyan, believe. Ngayon pa lang. Every time na may ikaw ay nagdududa, lagi may isipin, isa kang sperm. Champion ka. Bago. But ako yun? Yes. Hindi mo kaya, hindi kaya, sperm kaya ako. Yes or yes? Yes. Now, attitude, belief, after mong maniwala, ano is mong gagawin? Kailangan mag-commit ka. Everybody say commitment. Commitment. Isa sa pinaka-importanting topic, commitment. Tama? Ano yung commitment? Ang commitment po ay sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Sacrifice. Ang sacrifice, ginagawa yung isang bagay, kahit labag sa isipan mo. Tama? Sino rin ang galing pa sa malayong lugar tapos sa kamay? Sino rin ang pinakamalayo? Pasig. Grabe, power. Nag-train pa yan. Rebel Siha. Seryoso? Palapakanta ka ng Rebel Siha. Yes! Sino ang malayo? Rebel Siha. Sino pa? Hulo! Power! Kapite, Pampanga, Syria! Power! Taka Syria! Anong point ko? Sa mga tao nang galing pa sa malayong lugar, ngayon pala, may niwala kang chances kung maging success o mataas. Kasi nag-commit ka eh. Tama, imagine mo, ang layo ng biyahe nyo sa traffic na yun, sino ang galing pa sa trabaho? Galing pa sa trabaho? Magpalapakan lalo yan. Kasi sa trabaho nang galing, mga anong gumising. Habang sa traffic, nakipagplastika ka pa sa boss mo. Ang commitment kaya yun? Good morning, sir. Wait, sir. Guwapo, guwapo mo ngayon, sir. Iba ka, sir, talaga ngayon. Guwapo, guwapo na, sir. Grabe talaga ito, sir. Pag talikot mo, visit ka. Mamatay ka na sana. Puro ka utos. Commitment yun. Nakatayo mo yung boss mo, nakangiti ka. Sakripisyo yun. Imagine mo, sakripisyo yun. Araw-araw, nakita mo yung boss mo. Sakripisyo yun. Tama? Maliwanag ba yun? Yes! Dito, karamihan naging tao naging successful, yung merong kusa. Kung gusto maging successful, kumusa ka. Huwag puro kasi. Ate ka seminar, upline, yung maka-attend eh. Bakit? Kasi, ayaw ng nanay, ayaw ng asawa, kasi malayo, kasi umuulan, kasi maaraw, hindi pwede umuulan, hindi pwede maaraw. Anong tamang klima para sa'yo? Complain. Tama eh. Karamihan na napag-iwalan sa global, yung taong complain. You can make money, and you can make excuses. But you cannot make money by making excuses. Tama? Kaya importante, kumusa kayo. Pag kumusa, huwag ka na maghintay na sabihin ka lang upline mo, downline, ating ka na seminar. Huwag mo na hintayin pa yun. Kumusa ka na. Because this is your own business. Tama? Pag nakita mo mayroon seminar, may trainings, attend company events, kung alam mo makakatulong sa negosyo mo, kumusa ka na umattend. Huwag mo na hintayin pang diktahan ka. Tama ba yun? Karamihan ng mga tao mabilis ang resulta sa global, yung kumukusa. Mag-commit kayo. Do the business whatever it takes. Yes! Tama? Kumplain ka ng kumplain. Trabaho mo, araw-araw, napasok ka. Araw-araw, kumplain ka ng kumplain. Imagine, araw-araw kumplain, araw-araw pasok naman. Huwag ka mag-complain. In global, puyat, pagod, gutom, okay lang yan. Iba sa inyo, palakpak na palakpak. Iba sa inyo, grabe. Ang haba na 20 minutes niya. Iba sa inyo, inaabangan yung 20 minutes ko. Eh kung seminar pa lang, hindi nyo matagalan. Pagyaman pa kaya? Kung kami, committed na payamanin kayo, mas maging committed kayo na payamanin ang sarili ninyo. Yes! Tama? Kung ako, ginagigil eh. Imagine mo, ano commitment ko? Hindi biro ginagawa ko. Everything, almost everything ginagawa ko to. Same intensity!
Same power. Ang hirap kaya nito. Tama. Nung parang kung ito, parang ako lagi first time magkwento. Nung mga 2 years na ako bilang networker, pero yung tamo yung apply ko. Mentor ko. Mentor. Imotivate mo nga ako. Bakit? Nag-asawa ko siya, sabi ko eh. Saan? Sa NDO ko, pare-pareho eh. Nag-asawa na ako. 2 years ko na ginagawa ito, sabi ko sa kanya. Alam mo sabi ng mentor ko? Ngayon, ilan taong ka na ng networker? 2 taong na apply. Alam mo ikaw, kung 2 taong ka pa lang, ako almost 6 years na. Kung ikaw sawang-sawa, ako utang-uta. Tama. Pero sabi niya, ang isang bagay, kung alam niyong nakatutulong ka, hindi yan pinagkakasawaan. Yes! Kaya nagpapalapak sa kanya. Natin mga pangarap? Yes! Mga pangarap ba kayo? Yes! Ilang libong tao ang aking tinanong kung mga pangarap? Ang sagot, yes! Nasa na iba? Ba't nawawala? Why? Nagbabagong desisyon depende sa sitwasyon. May mga pangarap ka ba? Yes! Ay! Kailangan mo lang mapuyat? Kailangan mo lang magutom? Kailangan mo mag-manage? Mapagtawanan? Huwag na lang! Kaya pala, minsan mga tao, hinitubutuloy. Maingay lang. Pero pag nahirapan, nawawala. Kaya nga, do the business, whatever it takes. Huwag ka mag-complain. Commit. Ano commitment ng isang estudyante kapag mayroong exam? Mag-aral. Tama? Alam mo yung anak ko, grabe mag-aral. Nakapaskil pa sa kwarto niya. Yung goal niya. Diba? Schedule, nakapaskil. Gigis ng daling araw, mag-alarm, late matutulog. Tama? Ang goal niya, 1.2, 1.25, ganun mga grades. Committed ang ano ko. Kaya ang ganda ng grades ang ano ko eh. Committed. Kailangan kukumit ka pa. Ang estudyante, ganun. Ang empleyado, kahit hindi gusto ng trabaho, nakapasok, committed sa sweldo niya. Ang mag-asawa, kailangan committed din. Tama? Pag inakasal, kailangan may santang idol. Commitment yun eh. Tasilya. Are you with me? Yes! Nag-iba ang desisyon, depende sa sitwasyon. Ano commitment ng mag-asawa pag inakasal? Oh, kasi pag inakasal na, nakabitin sa akin ang inakasal? Yes! Familiar ba to? Babae. Tinatanggap mo ba maging kabiyak ang lalaking ito? Ba't kailangan pa tanongin? Kasi gusto marinig yung salitang I do. Yung commitment nila, yung salitang I do. Iba-iba ang level ng commitment. Iba ang commitment ng mag-asawa sa mag-shota pa lang. Alam niyo ba yun? Yes. Gusto niyo makikita ang resulta? Yes! Ang difference. Yes. Pag may mag-shota, halimbawa mag-shota, 1 week pa lang mag-boyfriend, mag-girlfriend. 1 week pa lang! Shoot na shoot ba? Yes! Pag tumatawid, sino ang nasa danger side? Oh, ano alam nyo? Lalaki ang nasa danger side. Nakahawak sa braso. Dahan-dahan, ni ayaw magalusan. Dahan-dahan, darling. Kapagkatahan. Dahan-dahan, ni ayaw matapilok. Tama? Alagang-alaga. Pag nagpunta ng Jollibee, sino ang umubo? Umubo? Ba't nyo alam? Paano umubo? Hindi makapasag pinggan. Boys, tama? Babae? Yes. Eh, 1 week pa lang mag-shota eh. Yes. Fear upper. Ang tigas ng mga leg. Tama? Mga maating babae? Sabi ng boyfriend, na, sweetheart, anong gusto mo? Ikaw naman, ha? Anong gusto mo? Burger, ranch, spaghetti. Ilan di ano? Tapos yung lalaki tatakbo. Lalaki na kayo magbalyaan pa yan para mauna sa counter, di ba? Spaghetti nga dyan, tsaka burger. Baka sa girlfriend ko, yeah! Okay, di ba? Sweetheart, kaya ka na. Thank you. Yeah. Yung babae, ha? Gutom na yun, ha? Gutom na gutom na. Boys pa rin. Kumakalam ka naman sa buwan. Imagine yung spaghetti, iniisa-isa. Tumahampas ang basunok.
lang ang pasyon. O, nalagyan ng sarasa yung mga sosyo mukha. Pag may sosyo mukha, ang ginagawa ng boyfriend. Ha? Pinong mo nasa, Lucy. Pinong mo nasa ng arte mo. Eh, mag-shota nga kasi. 1 week pa lang. Tumagal mag-boyfriend, ikinasal, lagi mag-asawa. Nung mag-asawa na, 20 years na silang kasal. 20 years na mag-asawa. Tumatawid. Ang laki ng truck. Oo, ano sabi ng laki? Hoy, may sabon ba? Sa isang tatakatawa ba? Hindi naman po lahat. Huwag yung lalahatin. Pag nagpunta ng Jollibee, sino mo na umupo? Oh, alam nyo agad, lalaki na kayo agad. Oh, paano umupo yung lalaki? Paano umupo yung lalaki? Halos nakahiga na sa silyo. Laki na yung tiyan. Parang nakainom lang eh. Berger lang, tsaka spaghetti, bagal mo naman. Iba ba, takbo, lumaluma na. Nagisingitan pa siya, nagisingitan, di ba? Yan taga lalo. Hindi lang po lahat. Hindi lang po lahat. Kaya spaghetti, kumakain, di ba? Yan, bitch. Ang dami spaghetti, sabay-sabay. Mas marami sa atas sa mukha. Kung marami siya sa mukha. Ano sabi ng asawa? Ganito ba? Ganito ang asawa? Depende sa situation. Are you with me? Yes! Nakatatawa? Yes!